na yu'y nagtitipon. Ang pagsaluhan, ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ang ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sa pahag ng Panginoon, bayan ngayon nagtitipon. Ang pagsaluhan, ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang pagsaluhan, ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Maligaya po nating ipinagdiriwang bilang isang Kristiyanong komunidad ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Jesus. At para sa ating parokya, nasa ika-anim na nobinaryong misa tayo paghahanda para sa kapistahan ng ating patron San Juan Bautista at ang ikalimang misang nobinaryo, kamahal-mahalang puso ni Jesus. Tayo'y mga deboto, lalong-lalo na yung unang biyernes ng buwan. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, inupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinaguni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang king kapu. Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesus Kristo, Tuong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Kasalanan ng sanlibutan.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao na namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkalo mo ng aming kahilingan ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melchizedek, hari ng Salem, at saserdote ng kataas-taasang Diyos, si Abraham ng tinapay at alak at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abraham, ng Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Ikaw'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sasakupin at pagharian gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Panginooy, may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinatanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasait, pagkain nilahat. Ang korderong nagligtas, ang mana ng nagsilikas, pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag lahat kami iyong alaga. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mangmay karamdaman. Nang dumidilim na'y nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon, sa kabukiran sa paligid, upang humana
ng makakain at matutuluyan. Nasa ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, wala po tayo kung hindi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangan bumili ng pagkain para sa mga taong ito. May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupiin ninyo sila ng pulupulutong at tiglilinampu. Gayun nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit. Nagpasalamat. Pinaghati-hati ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipo ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakul. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna ang lahat. Jesus, ating pagkain, tayo'y pagpalain. Jesus, ating pagkain, tayo'y pagpalain. Pagkain. Ngayong dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo, sa Latin, Corpus Christi, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Isa lamang ang mensahe ko ngayon sa napakagandang pagdiriwang. Pahalagahan nating lagi, isabuhay natin po ang banal na misa. Huwag po tayo magsawang magsimba. Hanapin natin ang pagsisimba, ang pagdalo sa Eukaristiya. Ito po ang gawin natin kung maaaring madalasan, hindi lamang tuwing Linggo, Biyernes, kung kaya natin magsimba ng madalas, araw-araw, upang makakuha tayo ng lakas. Ang ating mga pagbasa, Genesis, 1 Korinto, Ebanghelyo ni Lucas, binibigyan diin ang kahalagahan ng banal na misa. Genesis, nandito yung hari ng Salem, nandito si Melchizedek, at siya'y nag-alay. Siya po ay saserdote, pari. Nag-alay ng tinapay at alak para kay Abraham at pinagpala si Abraham at sinamba ang Diyos. Unang pagbasa sa Genesis, may pari nag-alay ng tinapay at alak. Sa ating pangalawang pagbasa, unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sinabi niya, ito po, pinapasa ko, ginagalang ko po, ipinapamana ko yung turo, yung aral, yung tradisyon. Nung gabing ipinagkalnulo siya, kinuha ni Jesus ang tinapay. Ito ang aking katawan na iaalay sa inyo. Ito ang kalis ng aking dugo. Kaya pinakaiingatan ang mga katagang ng konsagrasyon na ginagawa natin tuwing misa. Pinakamahalagang mga kataga ito. Ito ang aking katawan. Ito ang kalis ng aking dugo. Sa ating ebanghelyo, ito po yung pagpapa ayon kay San Lucas,
pagpapakain ng 5,000 mga lalaki. Sabi ng mga nagkikwenta, mga alagad, paalisin na natin yan, wala tayong budget. Mahirap ang buhay ngayon, wala tayong pera para pakainin ng 1,000-1,000. Sabi ni Jesus, kayo ang magpakain. Humanap ng pagkain. Yan po yung kataga natin. Meron po dito 5 tinapay at 2 isda. Ano yung mga aksyon ni Jesus? Kinuha ang tinapay. Tumigala sa langit. Nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati at ibinigay. Kanina yung mga kataga ng konsegrasyon ng tinapay at alak. Tinapay naging katawan ni Kristo. Alak naging dugo ni Kristo. Ito naman yung eukaristikong aksyon. Kumuha, nagpasalamat, hinati, ibinigay. Kaya ako po, kailangan po yung ritual. Kailangan kong igalang at respetuhin at ginagawa nito bawat pari. Sinanay po kami sa seminaryo upang gawin ito. Yun lang po. Pahalagahan natin ang banal na misa. May dadagdag lang po ako para sa debosyon. Sinabi sa pangalawang pagbasa, tuwing kinakain ninyo ang katawan at iniinom ang dugo, ipinapahayag nyo ang kamatayan ng Panginoon. Ang altar po, hindi lamang mesa, kung hindi libingan. Kaya ako po, yumuyo ko ng matagal sa harap ng krusipiyo. Sumasang ngayon ang sakripisyo ni Jesus sa Kalbaryo. Ngayon, nandun tayo sa Kalbaryo. Ipakita natin ang pakikiisa natin sa Kanya, sa Kanyang paghihirap. Kaya, itong altar, siyempre, mesa para bang mas maliwanag sa yung mesa. Pero yung iba, gusto kong bigandiin na libingan ito. Yung mantel ng altar, ito yung kayong lino, yung mga deboto ng puon sa libingan, di ba? Maingat nilang tinakpan ng katawang yung bangkay ni Jesus. At yung corporal, di ba maingat ako sa pagtiklop at pagbukas nito? Anong kalaga nito? Ito yung panyo para sa kanyang mukha, yung bangkay. Kaya, special ang ginagawa. Kaya nga, kahit na araw-araw kong ginagawa, baka nawawala yung kahulugan. At kayo rin. Kaya pahalagahan natin isa buhay ang banal na misa. Tutula na po ako. Pagkain. Buhay, wag sirain. Tulong sa gawain. Bisyo ay sipain. Masamay, sugpuin. Bawal mahiyain. Yabang, pababain. Kulang ay punuin. Basbas sa lupain. Diyos siyang simulain. Diyos siyang pangitain. Kristo'y adhikain. Poon bigyan diin. Gutom paupain. Tinapay ay ihain. Tayo'y pagpalain. Jesus siyang pagkain. Pagkain, espelengin natin ang pagkain. P-A-G-K-A-I-N. P, puso niya'y ibinigay. Pakiulit po. A, alak at tinapay konsagrado. G, gutom natin tinanggal. K, katawan at dugo ay para sa atin. A, alay ang buhay niya. I,
Inumin natin si Jesus. At huling letra po, N, naghahandog ng sarili. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, itaas natin ang mga tatay sa komunidad natin at itaas natin ating mga sarili upang ang ating buhay ay pagtataya katulad ng ginawa ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ipinahayag at pinatitibay ng Eukaristiya ang pakikiisa natin kay Jesus at sa ating sari-sarili. Batid ang mga sanhi ng ating pagkawatak-watak, manalangin tayo, Panginoon, gawin mo kaming kaisa, kaisamot, ng aming kapwa. Panginoon, gawin mo kaming kaisamot ng aming kapwa. Nawa, pahalagahan ng simbahan ang Eukaristiya at itaguyod ito bilang buklod ng pag-ibig na naglalapit sa atin kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming kaisamot ng aming kapwa. Nawa, lumahok sa Eukaristiya ang lahat ng mananampalataya ng may pag-ibig kay Jesus at sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming kaisamot ng aming kapwa. Nawa, alalahanin nating lahat na ang pagtanggap ng banal na komunyon ay nangangailangan ng kapangakuang magtaguyod sa katarungan, pakikipagtulungan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming kaisamot ng aming kapwa. Nawa makatakpo tayo sa banal na sakramento ng inspirasyon at lakas para mamuhay alinsunod sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming kaisamot ng aming kapwa. Nawa, para sa lahat ng malapit ng mamatay, ang Eukaristiya ay maging paunang tikim ng ganap na pakikiisa sa Diyos at lahat ng mga santo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming kaisamot ng aming kapwa. Panginoon Jesus, pagkain ng buhay na walang hanggan, pawiin mo sa amin at sa aming pamayanan ang lahat ng hadlang sa pakikipagkaisa sa iyo at sa aming sari-sarili. Gawin mo kaming mga tanda ng tagapagatid ng pag-ibig na nag-uugnay sa iyo, sa Ama at sa Espiritu Santo. Amen. Magsiupo ang lahat. Naalak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot
at inyong pabanalin, at kung mamarapatin, inyo po itong gawing katawan at dugo ni Jesus. Ating alay na alakad tinapay mula sa siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan na mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan at ipinahihiwati ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring nagahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay ng tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunan ay pag-ahain niya para sa tanan, ang upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak nang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatang kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkaalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabayak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sa inyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
saya tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pagkain kanyang bigay, kumunyon tayong lahat. Tumira sa loob ko, buklod tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pag-ibig kanyang alay, magsimba tuwing Linggo. Tularan si Maria, kapwa natin tulungan. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pag-asa kanyang taglay, sa langit walang hangkan. Lumakbay Pilipino, yakap tayo ni Jesus. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoon Jesucristo, hiniling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idunulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa araw ng mga ama. Ama namin makapangyarihan, may likha ng langit at lupa nung iyong ipinagkaloob sa amin ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang maging aming manunubos, loob mong ipinagkatiwala siya sa ilalim ng pangangalaga ni San Jose bilang kanyang ama dito sa lupa. Hiniling namin sa iyo na basbasan ang lahat ng mga ama at lolong natitipon sa pagdiriwang ito ng banal na Eukaristiya. Ipagkalo mo na sila ay lakas sa buhat ng iyong banal na Espiritu upang kanilang mahalin ang mga may katapatan at pagmamahal ang kanilang asawa upang kanilang maitaguyod ang mga may pagtsatsaga ang kanilang mga pamilya upang sila ay maging huwara ng mabuting pamumuhay bilang mga Kristiyano. Amin ding inaala-ala ang lahat ng mga amang naghahanap buhay sa labas ng bansa upang kanilang matustusan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Manatili nawa silang tapat sa iyong kautusan. Manatili nawa silang tapat sa kanilang mga sinumpaang pananagutan sa sakramento ng kasal at iadya mo sila sa anumang uri ng sakuna at karamdaman sa pangangatawan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila niyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala ng mga pangako sa binyag na ilang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati